Nung last po akong pumunta dyan, sabi ko, so ako nung sumalang yung mga bata, ayaw po nilang ibigay. Yung kaya, sinungaling ma, kasi sa totoo lang ma, pagod na ako sa kasinungalingan mo, puro na lang ako ang magsinagawa ko. Ano bang sinungalingan? Magandang hapon po, Nay. Magandang hapon din po. Opo. Saan po kayo nakatira? Sa Pasig po. Kasama yung tatlong bata? Opo. Maliban sa inyo, may kasama ba kayo sa bahay? Opo, yung tatlo ko rin apo na ang nanay nila single mother. Okay. Sa nasa abroad po, diits po siya doon. So, ibig sabihin, may iba pa kayong mga kasamang bata doon, mga apo nyo, lahat nasa inyo? Opo. Kayo lang po ang nag-aalaga? Opo, kami mag-asawa po. Ah, ilan taon naman po yung asawa niyo, si Lolo? 65 po. So, iniwan lahat ng bata sa inyo? Opo. Asan po yung nanay nila? Yung nanay po nila, hindi na po nagpakita sa amin. Kailan po niya iniwan yung mga bata sa inyo? Nung nakaraan taon pa ho. Last year. Opo. Eh, yung tatay po, yung anak niyo mismo, si Alto Remania, nasaan naman po yun? Hindi ko po alam kung nasaan po siya ngayon kasi nung huling punta na sa bahay, September last year pa po, nung birthday ng dalawang bata. Okay. Ngayon po, nung nag-usap po kami, sabi ko sa kanya, tumulong ka sa amin kasi wala po kaming hanap buhay. Eh, ang sabi naman niya po, padadalhan daw po kami. Pero mula ho noon hanggang ngayon, hindi na pa ho nagparamdam. Hmm. Saan daw po siya pupunta? Ang sabi niya, yung huling alis niya, Laguna. Ang sabi naman po ng mga kaibigan na nakakausap, Pampanga daw po. Okay, eh yung nanay, anong paalam sa inyo? Wala naman po siya paalam. Yung nasabi niya dito sa isang manugang ko, mag-a-abroad daw po siya. Pero, Itong Gemma? Opo, nabalitaan naman po namin na hindi naman nakapag-abroad. Hindi po namin alam kung nasaan po siya kasi hindi na po siya nakipag-usap. Hindi man lang po kayo tinatawagan para kamustahin yung mga anak nila? Hindi po. Paano po yung gastusin ng mga bata? Kami na rin po, yung isang anak ko po, yung nagbibigay po sa amin ng pinansyal, kasi may anak naman po siya sa amin na pinalagaan, yun na rin po. Ang dugtong-dugtong po, kasi yun lang naman po ipinapadala sa amin. Kailan pa po iniwan yung mga bata sa inyo? Nung nakaraang taon pa po yan. Bakit naman po kayo pumayag na basta na lang iniwan yung mga bata sa inyo? Kasi ganito. Hindi nyo ba sinabi na medyo matanda na rin kami, hindi na namin kayang alagaan lahat ng bata? Kasi ganito po yun. Matagal na talaga nila yung ginagawa sa amin. Noon, nakikipag-usap pa naman sila sa amin, nakikipag-ugnayan pa. Mm-hmm. Nung sabi naman nila, magbibigay ho sila ng suporta. Tapos sabi ko, sige. Sabi ko ganun. Eh, itong nanay naman, ang sabi naman niya, hindi naman ho siya makakapagbigay kasi ang sweldo daw niya, kakaunti lang naman. Ang asawa naman daw niya, hindi naman daw nagpapadala. Mm-hmm. Tapos, yun ang katwiran niya. Eh, sabi ko, ipapano ho yun? Sabi kong ganun. Wala naman din kaming hanap buhay. Alam naman ninyo na pariho kami na senior. Iisa lang naman ang nag-ano sa amin. Dapat ko tulungan mo rin nyo kami. Magkano man ang kitain nyo, kailangan magbigay din ho kayo. Eh, hindi po ho. Hanggat sa umabot na rin po kami. Napaka-unfair naman yung sitwasyon nyo. Tapos, mga anak nyo pa mismo yung nagbigay sa inyo ng added responsibility. Magandang hapon, Miss Gemma Abdul. Nasaan po kayo, ma'am? Nasa Kainta po, ma. Oh, nasa Kainta. Lapit-lapit lang sa Manggahan, na. Ito na, mga sukan po. Nandito po yung lola ng mga bata, si Miss Luz, yung mother-in-law nyo po. Nagmamakaawa po at nananawagan na hindi nyo, na parang inabandonan nyo na yung mga anak ninyo sa kanya. Bilang nanay po, may responsibilidad kayo. Bakit po, anong nangyari? At bigla na lang iniwan nyo yung mga bata sa kanya. Ito po kasi yan, ma'am. Last year po, nagtatrabaho ako, stay in po, kasi ang binabantayan ko po, ma'am, is matanda. Ngayon po, ma'am, umalis po yung caregiver namin, tapos bali ako po, nakasal po ako doon kasi naghahanap pa yung amo ko ng kapalit. So ngayon po, pag uwi ko po dito sa bahay, pumunta po siya, pinakuha po yung mga bata na wala po akong alam. Ganun po yun, ma'am. Tapos, sabi ko, tinanong ko po sila na bakit kinuha niya ang mga bata? Ang sabi naman
panganay ko dito, may nag-text daw po sa kanila na mga bata ay pag-alagala. Ngayon po, ma'am, itong mga kapitbahay ko, pinagtatanong ko, ang sabi daw po, wala naman daw po magsasabi sa kanya ng ganun. Okay. Sila lang po ako, ha? Tapos, nung last year pa po, 2021, ganun po, nag-areglo na po kami sa barangay. Binigay na po sa akin yung bata at nangako na po sila na hindi po sila mangingialam. So, ito po, ganito po kasi yan, ma'am. Yung asawa ko, yan ako po ang nagpo-provide ng pang-budget namin kasi gawa nung may sakit po siya at kailangan niyang magpahinga. Mm-hmm. Ngayon, nag-balance ang boss niya ng pera para sa panggamot niya at nung hindi pa po siya, medyo okay pa po yung ano niya, pinabalik na po siya sa trabaho kasi wala po maintenance doon. So doon po siya nagagamot. Nung isang buwan po doon simula nung umalis siya hanggang sa trabaho, hindi na po siya nagparamdam. At nung bihira po siya tumawag sa amin, tapos para po siyang laging galit gawa nung nade-depress po ata siya. Tapos ang huli po naming usap, mga January, siguro po tapos na po ang New Year, nagpaano, nagparamdam siya sa amin. Tapos eto pong last ng Martes, ito po yung huli niyang paramdam. At tinanong ko siya kung nagpapadala ka ba doon. Ang sabi niya, kasi nagbabayad siya ng utang at hindi siya nakakapag-alit gawa nung ginagamot pati siya, ma'am. So sabi ko, tinawagan mo ba si mama? Sabi niya, oo. Sabi niya, gano'n. Binaliwanag naman daw po. Sabi ko sa kanila na hindi po siya makakapagbigay. So ngayon po, ako po, ma'am, pinadistabili po nila ako. Hindi po ako pwedeng humarap noon dahil hindi ko pa po na-contact yung partner ko. Wala po akong pwedeng sabihin na at ba, ako po kasi, yung dinidiin nila na magsustento. Ako lang po ang maglilinis ng bahay dito sa village namin. So sabi ko, ano ipoprovide ko dyan? Yun po yung sabi ko. Tapos kinukuha ko, lagi nila patwira, hindi na nila daw kaya kakainin. Kinukuha ko po yung mga anak ko, ayaw po nilang ibigay. Nung last po akong pumunta dyan, sabi ko, kuha po nung tumalang yung mga bata. Kasi ganun ang sitwasyon, kaysa daw wala silang maipakain. Ayaw po nilang ibigay. Ganun po, ma'am. Napakahirap po, ma'am, kung ganun ang sitwasyon na ako po dinibigay ko sa lahat. Okay, so sa akin, ganun sana mangyayari, ma'am. Ganito po, yun. Yung sinungaling, ma, kasi sa totoo lang, ma, pagod na ako sa kasinungalingan mo, puro na lang ako, ang sinunagawa ko. Kapag sinungaling, ang mga bata, alam nila yan. Si Buda, si Aldea, kapagulihin mo yan, alam na alam ni Tea ang sitwasyon ko. Hindi kayo makaalis dyan dahil stay-in kayo, tama ba? Nakaraan po, ma'am, kasi yung kakuha na po yung mga anak ko. Okay. Basta kung hindi nakapag-uwi ko dito, ang sabi sa panganay ko na nagbabantay, mawala na yung mga bata, nag-chat sa akin. So bakit? Sabi niya, kinuha ni Lola, ito daw ganito niya, ang dami po nilang mga chismis ko. So, sabi ko, ako mag-okay lang kasi ang para sa akin, hindi naman din ako nakauwi, parang nailigtas din yung anak ko sa mga gala, ano ganyan. Pero ang point pala nila, ma, parang ang sama-sama ko, kasi kinikwento nila sa ibang tao na, so daw may mga lalaki daw po ako, saan daw po ako nagpupunta. Sabi mo, gusto mong kunin yung mga bata. Tama ba? Okay. Tama ang rinig ko. Kung kukunin mo yung mga bata, saan sila titira? Ito saan, ma'am. Kain ta po, ma'am. Kasi po, nandito pa po din yung dalawa kong anak. Tapos ang trabaho ko po, kasi dati po nung kinuha niya yan, ma'am. Kaya lang ako nag-stayin nun. Nawalan kami ng caregiver. So ako muna ang mag-provide. So meron kang mabibigay na tirahan if ever man na kukunin mo yung mga bata, yung tatlong bata? Inuupahan po kami, ma'am. May inuupahan. Sabi mo may dalawa ka pang anak? Opo, malaki na po. Mga 16 saka 12 po. Nandito po sa bahay. So hindi lang itong tatlo yung anak mo? Pag pumapasok po ako kasi hindi po sila nag-aaral, gawa ng dati, pinapaaral sila, ay puro sila bulak-bulak ngayon. Ang sabi ko sila, kayo na lang mag-desisyon kung kaya gustong mag-aral, sabi ko sa dalawa kong anak. Okay, kasal ba kayo ni Mister? Hindi po, ma'am. Ah, hindi. So, kinakasama mo lang siya dati. So, ngayon, si Mister, sabi niyo, allegedly, na hindi rin siya makakapagbigay ng sustento sa mga bata dahil may sakit siya. Tama ba? Po, ma'am. Ngayon nga po, ma'am, sabi niya po nung Martes, uuwi na daw siya kasi nga daw, kailangan na daw talaga magpahinga. Eh, sabi ko naman, sige, magpahinga ka na lang. Okay. Hanggang sabi ko gano'n. So, sabi in other ko, words, ma'am, willing ka na kunin yung tatlong bata? Willing po ako kunin. Tapos, kinuha lang mo na lang dito sa bahay, ma'am.
Okay. Meron ka namang pangsustento sa kanila. Maliban, kasi maliban sa kanila, may dalawa ka pang anak. Mapapag-aral mo ba yan? Mapapakain mo ba yan? Ang anay ko kasi nagtatrabaho na rin, ma'am. So, yung hindi po nagpapadala yung asawa ko, kami pong dalawa nagsusubay. Kailangan. Yung tatay ba niya, meron bang, anong sakit? Anong sakit ng tatay? May TB po. May TB. So, hindi siya makapagtrabaho. Okay. Kailan niyo last nakausap yung asawa ninyo, yung tatay ng mga bata? Isang po ng gabi. Tumawag po siya kasi napaalam mo. Okay. Po siya. Nay, narinig niyo po yung sinabi ni ma'am, willing naman siyang kunin yung mga bata. Ganito po, ma'am. At siya daw pong gagawa ng paraan para masustentuhan yung tatlong bata. Ngayon, yung anak niyo, may sakit daw, may TB, so hindi rin makakapagtrabaho. In other words, wala rin siyang mabibigay na sustento. Yan nga po ang hindi namin alam kasi wala naman, hindi naman po sila tumatawag. Ang gusto niya kunin noon, ang mga bata, kukunin na lang sa amin na hindi ho kami maghaharap sa barangay. Hindi po ako pumayag. Kasi sabi ko, kung kukunin mo mga anak mo, gusto ko magkaharap tayo sa barangay na talagang kinuha mo yung mga bata sa amin. Madalit salita po, ma'am. Gusto niyo may kasulatan? Opo. O, pero naiintindihan niyo, ma'am, na bilang nanay, meron siyang karapatan na kunin yung mga anak niya kaya anytime. Kaya nga po yun, ang gusto ko nung mangyari, kahit kunin niya, bilang nanay siya, sa barangay po kami na kung ano man po ang mangyari ng mga bata, wala na ho kaming pananagutan. Miss Ruth Manuel, ma'am, magandang hapon po. Si Attorney Gail po ng Wanted sa radyo. Hey, ma'am. Good morning. Meron po dito si Miss Luz Toremania, no? Si Lola, kasama niya yung tatlong bata na inaalagaan niya. Ngayon, ang pakiusap lang po niya is okay lang naman na yung mga bata kunin ng nanay. Basta lang magkaroon sila ng kasulatan at magharap sila ng nanay ng mga bata sa barangay po. Pwede po kaya natin silang bigyan ng assistance para matapos po itong masolusyonan itong kanilang problema at magkaroon ng proper turnover po ng mga bata dun sa kanilang nanay. Yes, ma'am, all the time. Opo. Ma'am, dumas po ang ating barangay. And since kapakanan ng mga bata itong pinag-uusapan natin, mas maganda siguro na papuntahin natin yung representative din ng DSWD. Kasi minor pa itong mga bata, kailangan ma-assess din kung may capacity yung nanay. Kasi ngayon, nagtatrabaho siya, mag-isa lang siya, at mukhang yung tatay wala rin capacity na magbigay ng sustento ngayon. Kung kakayanin ba niya na alagaan yung tatlong bata at the same time habang siya ay nagtatrabaho. At lumalabas kasi meron pa siyang dalawang anak na mas matanda. So, titingnan natin, i-assess natin. At kung yung mga bata ay willing din na sumama sa nanay, kasi abruptly, i-uproot mo sila dun sa custody ng lola eh. Baka mamaya, syempre, meron ding pagbabago yon sa environment ng mga bata. Eh. Syempre, ilang buwan na silang nasa inyo, ma'am? Tagal na po. Nung kay nakaraang lola? Taon pa ho. Pero bago yan, nung pinanganak sila sa mami naman lumaki. Opo. Nung mga musmos pa lang, pero nung sanggol pa lang. Opo, mga ilang taon pa lang itong maliliit. Okay. So, kinikilala naman ng mga bata yung nanay. Opo. Okay. Kilala naman. Alright. Pero para mas maganda po, yung solusyon natin, kailangan siguro ma-assess ng DSW din po, no? Okay po, ma'am. Punta lang po sila sa barangay Magahan. Okay po. Ayan, anytime nai- po, i-assist namin sila. Opo, tsaka siguro po, para mas makita natin yung buong scenario. Yes po, ma'am. Kasi kawawa naman si Lola. Siyempre, senior citizen. Tapos, tatlo yung bata, panay minors. Pinakabata nga, 40 years old. Malikot pa yan. And yun na nga po, hindi sila nakakaintindihan sa sustento. But at least, yung nanay po, sabi naman niya, willing to take custody of the kids. At siya na po yung magbibigay sa kanila ng papakain. Nag-aaral na po yung mga bata. May nag-aaral ba? Wala po nag-aaral ho. Wala pa. Pero 10 years old na si Althea. Ma'am Gemma, 10 years old na si Althea, dapat pumapasok na po yan. Yung bata po kasi si Althea, wala ba po yan nakapasok? Sige. Lola, magkano po yung gastusin natin sa mga bata para magawa natin ang paraan at hingi tayo ng tulong para madagdagan po yung pangsustento sa kanila just in case na i-transfer po kay mommy. And para sa inyo rin po. Ang nagbabudget po yung mister ko kasi po ayaw ko. More or less magkano po yung budget ninyo, kasi, ma'am? Kasi
kung tutuusin po sa amin talaga, ang 1,000 po, kulang po. Dahil, 1,000. Po, araw-araw po yun. Opo. Sa pagkain lang yun. Opo, oo. Yung damit ng mga bata, papagamot. Pera po yun. Kasi, pera yun. Opo. Kayo din po ang gumagastos. Opo. Kayo naman po, ma'am, meron din ba kayong mga pangangailangan bilang senior citizen? May mga maintenance ba kayo? Opo, meron po ako maintenance. Magkano naman po ang nagagastos ninyo doon sa medical? Nung nakaraan, nagpaano po ako, malaki po ang ano kasi nung sinumpong ho ako ng sikmura ako. Ultrasound. Kulang-pulang po na 5,000 ang ginastos ko kasi ultrasound at saka x-ray ho. Oo. Gamot po yun. Pero wala naman kayong sakit ngayon? Wala naman, wala kayong dinadamdam? Wala naman po, maintenance healthy lang pa po. Naman, maintenance opo, lang. Opo, okay. Lang po. Si Lolo din po, ganun din siguro? Wala naman po siya. Wala siyang karamdaman. Okay, so para po ma-assess natin at hingi tayo ng tulong, baka si Idol Rafi po, syempre, more than willing po na mag-extend ng tulong. Hindi lang po sa mga bata, sa inyo din po bilang opo, senior citizen kasi po. Kawawa naman po kayo. Ma'am Gemma, papapuntahin namin kayo sa Barangay Manggahan. Para mag-usap po kayo sa harap po ni Ms. Ruth Manuel. Tapos papasamahan din po namin ng DSWD para may consultant po doon at mag-a-assess po doon sa sitwasyon nyo at sa sitwasyon ng mga bata. Kasi at the end of the day, it's always the best interest of the children naman ang habol po natin. Maliban sa financial na gastos, kailangan po ay mentally fit, physically fit yung mga bata at kayo din po para mag-alaga sa kanila. At since nandito na rin lang at nandito rin mga bata, nandyan po kayo nakikinig, may mensahe po yung mga bata. Tanungin natin dun sa kanilang mommy. Gusto niyo bang kausapin si mommy? Umiiyak po si, naiiyak po si Althea kanina. Yes. Gusto niyo bang umuwi? Kunin kayo ng mommy ninyo? Siya na mag-aalaga sa inyo? Ano? Uwi na kayo kay mama. Ikaw, uwi ka kay mama. Oo daw. Yan, tumatango yung mga bata. So, ayan, Ma'am Gemma, gusto rin naman ng mga bata na umuwi sa inyo. Siguro po, pagkakayanin naman, total, kainta naman yung tirahan ninyo, no? Pwede naman po sigurong bisitahin ni Lola yung mga bata once in a while kapag may oras po sila at hindi nyo naman po siguro ipagkakait yung mga bata sa Lola nila. Intindihan naman po namin ang kalagayan nila. Sabi ko, kaunting suporta lang po. Opo. Kahit na sa amin, basta may suporta naman ho. Okay. Ang kaso nga, napapunta pa kami ng bawsi ng kainta, this WD, hindi naman ho siya sumisipot. Okay. Di ba, ma'am, i-coordinate na lang po namin yung pagpunta nyo sa barangay para magkikita na po kayo at magkaroon tayo ng tamang arrangement. Maliban po sa pagkuha ng bata, syempre sa suporta po. Andyan naman po si nanay, sabi naman niya, willing. And yun na nga po, okay din naman sa mga bata na sumama sa nanay nila. Opo. Okay. At syempre, malaking pasasalamat po bilang lola na kayo po ang kumukupkup sa inyong mga apo sa mga panahong hindi kaya ng mga magulang. Opo. Yun, wala akong problema. Okay. Basta Okay, sige. At least makamove forward tayo at magkita po tayo sa barangay. Ayan, pupunta po si Miss Gemma. Sabi naman niya ay pupuntahan po niya yung mga bata at pupuntahan niya kayo. Okay, maraming salamat din kay Ms. Ruth Manuel sa Barangay Manggahan, Pasig po, ma'am. Asahan po namin yung tulong ninyo and sana po magabayan po natin sina Lola tsaka yung mommy nila. At maraming salamat po kay Ma'am Gemma Abdul. Nawaya to pa rin niyo po yung mga ibinitawan niyo pong salita, lalong-lalo na po para po sa inyong mga anak.